lang yun lang, yung biro to. Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa pagsasakay lamang. Sa Norte, kung saan nagmula ang pamilya ko, malaking porsyento ng mga tao na bubuhay sa pagkakasin. Kung butom at mahal na bigas ang problema ngayon ng marami sa ating mga kababayan, pati pala ang mismong mga producer ng bigas ay may kanya-kanyang soberanya. Sa lugar na ito, sinasabing matatagpuan ang isa sa ipinagmamalaking klase ng bigas sa bansa, ang native rice, na kung tawagin ay tinawon. Dito ko nakilala si Nanay Rosario. Minsan niya nang nilisan ang kanyang lugar. Hindi raw kasi sapat ang ani na mula sa palayan nila para lamnan ang tiyan ng buong pamilya. Pero ngayon, buo ang loob niya at pinasimunuan pa nga ang ritual na ito. Bahagi na ng tradisyon sa lugar ang mga ganitong ritual. Pero tila ang problema ay hindi maitatago kahit sa ganitong sagradong okasyon. Ang kanin na inihanda para sa salo-salo ay hindi ang kanilang sikat na native rice, kundi NFA rice. Ubus na raw kasi ang tradisyonal na bigas mula sa nakaraang ani. Ano na di parang dahil ba sa sound? Sound sa ligay, nandiyan si pangipakintaga na medyo nalagsak na atin. Ano? Yung mga tunog na yun sa pamamagitan ng mga mumbaki, pinapaalam sa atin na nasiyahan ang mga anito sa aming mga alay. Pagkatapos ng salo-salo, tuloy ang pag-aaral. Sabay-sabay na umawit ng hud-hud ang mga kababaihan, tila umaasa na sa sigla ng kanilang awit, maging masigla rin ang kanilang ani kapag narinig ito ng langit. At kahit halos taon-taon ay kapos ang ani nila, ang Diyos na raw ang bahala sa kanila. Sabi ni Nanay, itong mga darami, iwan nila ito dito. Tayo na lang mabulok, tapos magiging fertilizer na lang para sa susunod na pagtatanim. Magtanim ay bibiro. Inipis ko na nakuha ako, pero mabigat na. Maghapong nakayo ko. Sobrang hirap, bibiro to. Kaya ubusin natin yung mga kinakain natin kanin kasi sobrang hirap yung pag-aanin nito. Bawat butil, mahalaga. Lalo na ngayong sinasabing may kakulangan daw sa bigas. At marami sa ating mga kababayan, di walang maisubo. Kung maraming kakain o anak, hindi kakain siya ito, tumukong kami ng NFA rice. Ito yung imbukan rice. Ito ngayon yung itsura ng inani namin ni Nay Rosario pag nabayo na. Hali. Iba ang pakiramdam na mula sa sariling pagod at pawis na lalangan ang tiyan na kumaalam. Talaga palang ang magtanim at mag-ani ay bibiro. Sentro ng pagsasabi.